Mateo, 15 ang kabanata. Pagkatapos, lumapit kay Jesus ang ilang Pariseo at mga tagapagturo ng kautusan na galing sa Jerusalem, at siya'y tinanong nila, "Bakit nilalabag ng mga alagad mo ang mga katuroang minana natin sa ating mga ninuno? Kumakain sila nang hindi muna naghuhugas ng kamay ayon sa tamang paraan." Sinagot sila ni Jesus, "Bakit naman ninyo nilalabag ang utos ng Diyos dahil sa inyong mga tradisyon? Sinabi ng Diyos, igalang mo ang iyong ama at ina, at ang sino mang lumait sa kanyang ama o ina ay dapat patayin. Ngunit itinuturo ninyo na kapag sinabi ng isang tao sa kanyang ama o ina, ang anumang maitutulong ko sa inyo ay naihandog ko na sa Diyos. Hindi na niya kailangan tulungan ang kanyang ama at ang kanyang ina. Pinawawalang kabuluhan ninyo ang salita ng Diyos. Masunod lamang ninyo ang inyong minanang mga katuruan. Mga mapagkunwari, tama nga ang sinabi ni Propeta Isaias tungkol sa inyo. Ang paggalang sa akin ng bayang ito ay pakunwari lamang, sapagkat sa bibig at hindi sa puso ito bumubuhal. Walang kabuluhan ang kanilang pagsamba, sapagkat itinuturo nilang galing sa Diyos ang kanilang mga utos." Pinalapit ni Jesus ang mga tao at sinabi sa kanila, "Pakinggan ninyo at unawain ang aking sasabihin. Ang lumalabas sa bibig ng tao, hindi ang pumapasok ang siyang nagpaparumi sa kanya sa paningin ng Diyos." Pagkatapos, lumapit naman ang mga alagad at sinabi sa kanya, "Hindi po ba ninyo alam na nasaktan ang mga Pariseo sa sinabi ninyo?" Sumagot siya, "Ang bawat halamang hindi itinanim ng aking ama na nasa langit ay bubunutin. Hayaan ninyo sila. Sila'y mga bulag na taga-akay ng mga bulag. At kapag bulag ang umakay sa kapwa bulag, pareho silang mahuhulog sa hukay." Sinabi sa kanya ni Pedro, "Ipaliwanag nga po ninyo sa amin ang talinhagang ito." At sinabi ni Jesus, "Pati ba kayo'y wala rin pang unawa? Hindi ba ninyo nalalaman na anumang pumapasok sa bibig ay tumutuloy sa tiyan at pagkatapos ay idinudumi? Ngunit ang lumalabas sa bibig ay nanggagaling sa puso. Iyan ang nagpaparumi sa tao. Sapagkat sa puso nanggagaling ang masasamang kaisipan, pagpatay, pangangalunya, pakikiapid, pagnanakaw, pagiging saksi para sa kasinungalingan, at paninirang puri. Iyan ang nagpaparumi sa tao sa paningin ng Diyos. Hindi nagiging marumi ang isang tao kung saman ay kumain nang hindi muna naghuhugas ng kamay." Umalis doon si Jesus at nagpunta sa lupaing malapit sa Tiro at Sidon. Isang Kananeya na nakatira doon ang lumapit sa kanya na sumisigaw, "Panginoon, anak ni David, maawa po kayo sa akin. Ang anak kong babae ay sinasapian ng demonyo at labis na pinahihirapan nito." Ngunit hindi sumagot si Jesus. Lumapit ang kanyang mga alagad at sinabi kay Jesus, "Paalisin na nga po ninyo siya. Napakaingay niya at sunod ng sunod sa atin." Sumagot si Jesus, "Sa mga naliligaw na tupa ng sambahayan ng Israel lamang ako isinugo." Ngunit lumapit sa kanya ang babae. Lumuhod ito at nagmakaawa, "Tulungan po ninyo ako, Panginoon." Sumagot si Jesus, "Hindi dapat kunin ang pagkain ng mga bata at ibigay sa mga aso." "Totoo nga, Panginoon. Ngunit ang mga aso man po ay kumakain ng mumong nalalaglag sa hapag ng kanilang Panginoon." Tugon ng babae at sinabi sa kanya ni Jesus, "Ginang, napakalaki ng iyong pananampalataya. Mangyayari ang hinihiling mo." At noon din gumaling ang kanyang anak. Pag-alis doon, naglakad si Jesus sa tabi ng lawa ng Galilea. Umakyat siya sa bundok at naupo roon. Nagdatingan naman ang napakaraming taong may dalang mga pilay, bulag, lumpo, pipi at marami pang ibang may sakit. Dinala nila ang mga ito sa paanan ni Jesus at sila'y pinagaling niya.
Kaya't namangha ang mga tao nang makita nilang nakapagsasalita na ang mga pipi, gumaling ang mga lumpo, nakakalakad na ang mga pilay, at nakakakita na ang mga bulag. Kaya't pinuri nila ang Diyos ng Israel. Tinawag ni Jesus ang kanyang mga alagad at sinabi sa kanila, "Nahahabag ako sa mga taong ito. Tatlong araw na ngayong kasama natin sila at wala na silang pagkain. Ayokong paalisin sila ng gutom. Baka sila mahilo sa daan." Sinabi naman ng mga alagad, "Saan po tayo kukuha ng sapat na pagkain para sa ganito karaming tao sa ilang na ito? Ilan ang tinapay ninyo riyan?" Tanong ni Jesus sa kanila, "Pito po, at mayroon pang ilang maliliit na isda." Sagot nila, pinaupo ni Jesus sa lupa ang mga tao. Kinuha niya ang 7 tinapay at ang mga isda, at nagpasalamat siya sa Diyos. Pagkatapos, pinaghati-hati niya ang mga iyon at ibinigay sa mga alagad upang ipamahagi sa mga tao. Nakakain at nabusog ang lahat. At nang ipunin ng mga alagad ang tinapay na lumabis, nakapuno pa sila ng 7 kain. May 4,000 lalaki ang nakakain, bukod pa sa mga babae at mga bata. Nang napauwi na ni Jesus ang mga tao, sumakay siya sa bangka at nagtungo sa lupain ng Magada. Mateo, 16 na kabanata. Lumapit kay Jesus ang ilang Pariseo at Saduceo upang siya'y subukin. Humingi sila sa kanya ng isang himala mula sa langit. Ngunit sinabi ni Jesus sa kanila, "Kapag dapit hapon ay sinasabi ninyo, magiging maganda ang panahon dahil maaliwalas ang langit. At kapag umaga na may sinasabi ninyo, uulan ngayon dahil madilim ang langit. Nakakabasa kayo ng palatandaan sa langit? Ngunit hindi ninyo mabasa ang palatandaan ng kasalukuyang panahon? Lahing masama at taksil sa Diyos. Humihingi kayo ng palatandaan, ngunit walang ibibigay sa inyo maliban sa himalang nangyari kay Jonas." Pagkatapos nito, umalis si Jesus. Nang tumawid sa ibayo ang mga alagad, nakalimutan nilang magdala ng tinapay. Sinabi ni Jesus sa kanila, "Mag-ingat kayo sa pampaalsang kinakalat ng mga Pariseo at mga Saduceo." Nag-usap-usap ang mga alagad, "Wala kasi tayong dalang tinapay, kaya sinabi niya iyon." Alam ni Jesus ang pinag-uusapan nila, kaya't sila'y tinanong, "Bakit ninyo pinag-uusapang wala kayong dalang tinapay? Napakaliit ng inyong pananampalataya. Hindi pa ba ninyo nauunawaan hanggang ngayon? Nakalimutan na ba ninyo ang 5 tinapay na pinaghati-hati para sa 5,000 tao? Ilang kaing na tinapay ang lumabis? Gayun din ang 7 tinapay para sa 4,000. Ilang kaing na tinapay ang lumabis? Hindi tungkol sa tinapay ang sinasabi ko. Nang sabihin ko sa inyong mag-ingat kayo sa pampaalsang kinakalat ng mga Pariseo at mga Saduceo, hindi ba ninyo maunawaan ito?" At naunawaan nila na sila'y pinag-iingat niya sa mga katuruan ng mga Pariseo at mga Saduceo at hindi sa pampaalsang ginagamit sa tinapay. Nang dumating si Jesus sa bayan ng Cesarea ng Filipos, tinanong niya ang kanyang mga alagad, "Sino raw ang anak ng tao ayon sa mga tao?" At sumagot sila, "Sabi po ng ilan, kayo si Juan na tagapagbautismo. Sabi po naman ng iba, kayo si Elias. At may nagsasabi pong kayo si Jeremias o isa sa mga propeta." Tinanong ulit sila ni Jesus, "Ngunit para sa inyo, sino ako?" Sumagot si Simon Pedro, "Kayo po ang Kristo, ang anak ng Diyos na buhay." Sinabi sa kanya ni Jesus, "Pinagpala ka, Simon, na anak ni Jonas, sapagkat ang katotohanan ito'y hindi inihayag sa iyo ng sino mang tao, kundi ng aking Ama na nasa langit. At sinasabi ko sa iyo, ikaw ay Pedro, at sa ibabaw ng batong ito ay itatayo ko ang aking iglesia, at ang kapangyarihan ng kamatayan
ay hindi magtatagumpay laban sa kanya. Ibibigay ko sa iyo ang mga susi ng kaharian ng langit. Ang ipagbawal mo sa lupa ay ipagbabawal sa langit. At ang ipahintulot mo sa lupa ay ipahihintulot din sa langit. At mahigpit niyang iniutos sa kanyang mga alagad na huwag sabihin kanino man na siya nga ang Kristo. Mula noon ay ipinaalam na ni Jesus sa kanyang mga alagad ang mangyayari sa kanya. Sinabi niya, "Dapat akong magtungo sa Jerusalem at magdanas ng maraming hirap sa kamay ng mga pinuno ng bayan, mga punong pari at mga tagapagturo ng kautusan. Ako'y papatayin, ngunit sa ikatlong araw, ako'y muling mabubuhay." Dinala siya ni Pedro sa isang tabi at pinagsabihan, "Panginoon, huwag nawang itulot ng Diyos. Kailan may hindi iyan mangyayari sa inyo." Ngunit hinarap siya ni Jesus at sinabihan, "Lumayo ka, Satanas. Hadlang ka sa aking landas. Ang iniisip mo hindi sa Diyos, kundi sa tao." Sinabi ni Jesus sa kanyang mga alagad, "Sino mang nagnanais sumunod sa akin ay kailangang itakwil ang kanyang sarili, pasanin ang kanyang krus at sumunod sa akin. Ang naghahangad na magligtas ng kanyang buhay ay mawawalan ito. Ngunit ang mawalan ng kanyang buhay alang-alang sa akin ay magkakamit nito. Sapagkat ano ba ang mapapala ng isang tao makamtan man niya ang buong daigdig? Ngunit mapapahamak naman ang kanyang sarili. Ano ang maibibigay ng isang tao kapalit ng kanyang buhay? Sapagkat darating ang anak ng tao na kasama ang kanyang mga anghel at taglay ang dakilang kapangyarihan ng kanyang ama. Sa panahong iyo'y gagantimpalaan niya ang bawat tao ayon sa ginawa nito. Tandaan ninyo, may ilan sa inyong naririto na hindi mamamatay hanggat hindi nila nakikita ang anak ng tao na dumarating bilang hari." Mateo, 17th kabanata. Pagkaraan ng anim na araw, isinama ni Jesus si Pedro at ang magkapatid na Santiago at Juan, at sila'y umakyat sa isang mataas na bundok. Habang sila'y naroroon, nakita nilang nagbago ang anyo ni Jesus. Nagliwanag na parang araw ang kanyang mukha at nagningning sa kaputian ang kanyang damit. At nakita ng tatlong alagad sina Moises at Elias na nakikipag-usap kay Jesus. Sinabi ni Pedro kay Jesus, "Panginoon, mabutit naririto kami. Kung gusto ninyo, magtatayo ako ng tatlong tolda, isa sa inyo, isa kay Moises at isa kay Elias." Habang nagsasalita pa si Pedro, nililiman sila ng napakaliwanag na ulap. Mula rito'y may tinig na nagsabi, "Ito ang minamahal kong anak na lubos kong kinalulugdan. Pakinggan ninyo siya." Nang marinig ng mga alagad ang tinig, labis silang natakot at nagpatira pa. Ngunit nilapitan sila ni Jesus at hinawakan, "Tumayo kayo, huwag kayong matakot." Sabi niya, nang tumingin sila, si Jesus na lamang ang kanilang nakita.